Sige, ganito. Sinapak ka ng tatay ng polis? Opo, sir. Bakit ka sinapak? Parang pinag-trip na lang po ako sa daw. Paano ka pinag-trip? Ang tagalugar ka ba? Sa ano lang po, sir. Malapit, isang barangay lang po kami, sir. Bagad, lang po. So, anong ginagawa ang mga panahon yun? Nabinuman po, sir. Kasama ko yung pinsan ko. Nabinuman kayo? Kasama ko pinsan ko sa... Alright. Nasaan ka nung ikay sinapak? Sa Block 5 po. So, ikay nandun sa lugar, nangiinuman? Opo, sir. Alright. Nung nangiinuman kayo, sino mga tropa ninyo? Marami? Apat lang po kami, sir. Apat kayo? So, sa apat kayo, ang mesa sa labas, sa kanto? Sa likod po na ano po. Sa likod? Sa likod. Okay. Pero nakikita kayo ng mga tao nagiinuman? Pag sa likod po, opo. Okay. Pero nakikita kayo nagiinuman? Wala ba kayong bahay? Meron po, sir. Bakit sa labas kayo dapat mag-inuman? Kung pwede naman kayo mag-inuman sa mga bahay ninyo? Okay. Hindi mo ba alam, may anti-tambay. Kaya nga, kuminsan, hinuhuli yung mga nagiinuman sa labas. Mayroon tayong anti-tambay. Kaya ginawa yung anti-tambay para yung mga taong mahilig tumambay, hinuhuli na. Dinadala sa prusinto, yung mga kahubad, yung mga umiinom sa gilid-gilid, yung pag medyo may gumaya, may dumana chicks. Ang pinagkakatakahan ko kasi, ang mga taong dapat nagiinom, hindi dapat sa labas, sa loob ng bahay. Kung gusto mong uminom, sa loob ka ng bahay mo. Or sa loob ng bahay ng kaibigan mo, huwag sa labas kasi public place. Nag-iinuman sila ng bibili ng yelo, biglang dinuro. So, may bumili ng yelo. Ako po yun, sir. Ikaw ang bumili ng yelo. Bibili pa lang okay. Po, sir. Bibili ka pa lang. So, nakita na kayo doon sa lugar ngayon na nag-iinuman? Ako, sir. Ano sinabi ng barangay? Doon na po yun, sir, sa mismong barangay na nag-usap. Pinagbati na lang po kami ng polis, pati yung asawa ng polis. Pinagbati kayo? Pero yung tatay po hindi po sumama sa barangay, sir. Ano sinabi ng barangay nung pumunta ka? Pinapareglo po sa akin, sir. Nag-areglohan kayo? Opo, sir. Okay. Toy, makinig ko sa akin. Anong taong ka na? 26 po. 26? Hindi masyado malinaw sa akin kung anong gagawin ko ngayon sa'yo. Kasi una, ang iyong sumbong ay nandoon pa sa barangay. Pinag-ayos kayo, nakipag-ayos ka. Subalit, ang galit mo doon sa tatay. Una, dapat sinabi mo, hindi ako makikipagkasundo sa inyo hanggat na wala dito yung tatay mo. Kasi siya yung suspect. Kayo, anak. O, naintindihan ko. Okay ako sa inyo, pero sa tatay mo, hindi. Ibig sabihin, nananatili pa ang reklamo mo sa barangay. Mag-aantay ka pa ng ilang araw para makakuha ng certificate to file action. Magkakaso ka. Magsasampa ka ng physical injury para dun sa tatay, hindi ako pwede makialam kasi kukuha ka ng certificate of file action eh. Hindi na kayo umabot sa lupon. Narinig mo ba ako? Apo, sir. Ang kinakailang kong sabihin sa'yo, huwag ka nang uminom sa labas ng bahay. Apo, sir. O sabihin mo sa mga kaibigan mo, huwag ka nang uminom sa labas. Ang kasalanan mo, you were there in the wrong place, in the wrong time, and the wrong people around. Ito mga kumag na to, sinabi ni President Duterte, bawal na magtambay. Bawal ang tambay. Hinahakot sa loob ng prusinto. Pag ang tambay sa labas ng kanto, nagiinom, matatakot yung mga babaeng dadaan. Matatakot kahit bata. Kasi kuminsan pag nakainom na, sila yung nananakit, sila nangungursunada. Okay, naintindihan mo. Advice ko sa iyo. Walang masama uminom. Uminom ka sa loob ng bahay mo para pag ikay lasing na, higa ka nila. Huwag sa labas, huwag na kayo mag-display. Diba? Kasi pag sa labas na kayo, takaw kursunada. Okay, sir. Alright? Alright. Sige, okay.